Nahaharap ngayon sa kahihiyan si Nolly De Castro at ang teleradyo ng ABS-CBN dahil matapos nitong ibalita na ang 37 daw na pulis sa Davao ay nagpositibo sa drug test. Yun pala ay isa itong fake news. Pinabulaan na naman ito ng Davao City Police Office spokesperson, Police Captain Hazel Tuazon. Iginiit nga nito na walang nagpositibo sa pinagbabawal na droga. Official statement of Davao City Police Officer on the news aired on June 4, 2024 at 7:55 a.m. on DWPM Radio 630 Teleradio Servicio Balita. We would like to address the recent news reported by Nolly De Castro of DWPM Radio 630 Teleradio Servicio Balita, posted on social media on June 4, 2024. Under the headline, Representative Barber's 37 police sa Davao nagpositibo sa drug test. Davao City Police Officer DCPO recently conducted a surprise drug test on May 30, 2024 and all personnel tested negative for methamphetamine hydrochloride, or we want to inform everyone that in previous months, this office conducted regular random drug tests to all DCPO personnel and based on records, all were tested negative results. We appeal to the public not to share or spread this false information as it can cause doubt and affect public trust. Davao City Police Office is still committed to serving with utmost sincerity and dedication to ensure the security and safety of the Davaoenos and the city. Nolly De Castro should apologize. Veteran news anchor Nolly De Castro should issue a public apology as soon as possible for his untruthful and irresponsible news report that 37 personnel of Davao City Police Office tested positive for methamphetamine hydrochloride in a surprise drug test on May 30, 2024. This is obviously another black propaganda being used to tarnish the DCPO's reputation. We all know who the real targets of these fake news are, the Dutertes. As responsible citizens of this country, we should demand Mr. De Castro to rectify his major blunder, whether it be done intentionally or not. He owes Davao City, the DCPO, and the Davaoenos an apology. Ibinahagi naman ni Mr. Will Tucker ang naging pahayag ni Davao City Police Office spokesperson na kung saan fake news ang pagpapalabas nila ng 37 na pulis sa Davao City ay nagpositibo sa pinagbabawal na droga. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. Ayan na naman! Ito! Ha? Ito! Kasi ang dami kong nababasang comment. Diba? At meron daw 37 sa Davao City Hall ang nagpositibo sa droga. Grabe! Ito sila at yung ibang mga loyalista, halata mo talaga na biktima ng fake news. Nakakaawa naman kayo. Sa sobrang desperado nyo, kumakagat na lang kayo sa mga maling storya at hindi totoo. Yes, yung 37 na positive PNP personal dog na nakita natin sa narita sa istasyon, inaklaro lang natin na wala pong natibayan yan. Actually, ang Davao City Police Office is bago lang nag-conduct ng drug test sa ating mga personal negative, ito na ka. So, inaklaro lang natin na Davao City Police Office is walang involvement sa illegal drugs at wala rin mga tao dito sa DCPO na gumagamit ng mga illegal na droga. Kasi part of the relentless effort sa kampanya natin kontra illegal na droga, dapat na Davao City Police Office is nangunguna na hindi talaga gumagamit ng mga illegal drugs. Ay, nako! Fake news na naman ang pinapaniwalaan nyo. Hindi na naman totoo. Alam nyo, hindi porket polboronic yung mga pool politiko nyo, idadamay nyo na lahat. Kung ang mga leader nyo ay Addictos Benedictos, huwag nyo kaming idamay.
Nakakatawa talaga mga lords kasi alam nyo, naaawa ako dito, no, sa kanila. Lalo na yung ibang mga loyalista, naaawa ako. Kasi alam nyo, kumakagat na lang sila, di ba, sa mga wala namang napatunayan, hindi naman totoo, haka-haka, chismis, di ba? Kumakagat na lang sila kasi wala na kasi silang maibato sa mga Duterte. Kaya naghahanap na lang sila, di ba, ng mga fake news na mga hindi totoo at papaniwalaan nila. Katulad nung reduce 7 pesos per kilo na bigas. Tinwist nila, no? At sinabi nila na nangako daw si Tatay Digong ng 7 pesos per kilo na bigas. Desperado! O ngayon, back to you na naman. Bakit ngumingiwi? Bakit ngumingiwi ang mga pulpolitiko nyo? Basahin natin mga lads. Foreign investors withdraw 312 million US dollar funds from PH in April. Grabe mga lords, no? Kabaliktaran lahat ng mga sinasabi ng administrasyon ngayon. Kabaliktaran sa kung ano ang nangyayari. Pag napapakinggan natin yung mga sinasabi ni President BBM or ni Romualdez, no, ano ang sinasabi nila? Lumalago na ang ating ekonomiya. Marami na tayong nagawa. Maraming nag-invest sa Pilipinas. Marami na tayong na-create na ganito, na ganyan. Di ba? Yan yung mga naririnig natin. Pero, di ba, ang tanong, yun ba talaga ang nangyayari ngayon? Kaya, alam nyo mga lords, kaysa mauna yung ngaw-ngaw, kaysa mauna yung yabang, gawa na lang muna. Trabaho muna. Katulad ni Tatay Digong. Diba? Si Tatay Digong kasi hindi, kumbaga hindi niya pinagmamayabang ang kanyang mga plano. Eh, kahit nga mga accomplishment niya, hindi niya pinagmamayabang yun. Diba? Napaka-humble nga ni Tatay Digong and yet maraming resulta, ramdam ng tao. Eh ngayon, di ba? Lalo na pag makikinig ka kay Tambi, ang daming sinasabi. Di ba? Ang dami talaga nilang sinasabi. Di ba? Meron pang interview na sinabi ni Tambi, bumababa na ang presyo ng ibang mga bilid. Di ba? Parang, ano ba? Kumbaga, totoo siguro yung mga sinasabi ni Gadon, no, na haka-haka. Haka-haka lang. Kaya naman sa ibinalita ni Noli De Castro na ang 37 na police sa Davao City ay nagpositibo sa pinagbabawal na gamot, ay galit na galit na ngayon ang mga taga Davao dahil pinagmumukha silang masamang tao. Kaya dapat nga daw mag-public apology itong si Noli De Castro. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.